nagsimula ako sa pagbabasa ng e-book na ang title is Sponsor More Downlines. Ito, nandito yan. Napakamura lang niya. 995 pesos lang siya. Okay? Doon ako nagsimula. So, yung 995 pesos ko na yun, dahil doon, nagawa ko mag-earn ng multiple six figures sa aking business. Okay? So, imagine that, di ba? Nag-invest lang ako ng 1,000, tapos, nagkaroon ako ng multiple six figures. Provided na, magte-take action ka. Hello mga marketers, this is Kim Carlos, your ads coach, and in this video, ang pag-uusapan natin is kung ano ba'y dapat pag-investan muna. Invest sa tools or mag-invest sa knowledge. Okay? So before tayo mag-start, make sure na mag-subscribe ka dito sa aking channel para magkaroon ka ng mga weekly free training regarding online marketing, regarding network marketing. Okay? So, sino sa inyo? Okay, so, ikaw, tatanungin kita, mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mas tingin mong kailangan investan muna. Mag-invest sa tools or sa knowledge. Okay? Sa totoo lang, dapat, gusto lang i-establish na dapat talaga mag-invest ka sa mga tools and knowledge. Kasi, kung hindi ka mag-invest sa mga tools and or knowledge, ibig sabihin, hindi mo sineseryoso business mo. Pag hindi mo sineseryoso or hindi mo tinuturing business yung ginagawa mong business, ang mangyayari, hindi ka magkakaroon ng malaking result. What the? Ngayon, ang question na lang is kung ano uunahin mo. And, meron ako i-feature this in this episode, etong bago kong webcam. Ayan, etong Logitech C270 HD webcam. Okay? So, i-unbox natin siya ngayon. Kaya ako, hinintay ko talaga itong episode na ito para ma-unbox siya. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga malalaman nito. Kasi, dahil madalas na ako nag-video sa aking marketing, nag-invest na ako sa ganitong tool. Ayan, so bubuksan natin. Ayan, dito yung mismong camera na pala. Paglabas na paglabas pala. Ayan. Ito yung mismong camera. Ito yung cord niya. Ang 720p daw. Okay, hindi ako masyadong techie sa pagdating sa camera. Pero, kailangan kasi nag-invest ka rin sa tools para nga ma-enhance yung mismong ano mo, business mo. Okay? So, ito. So, ito yung cord niya na pag-connect sa dito sa laptop. Ito naman yata yung buksan natin. Ito yung ayan, ito yung clip niya. Kasi sa laptop camera to eh. So, i-clip mo siya para nakaharap siya sa'yo. Okay? Sige, itetesting natin yan. Kung titignan natin kung lilinaw bigla itong ano, itong nasa webcam natin. And, tignan natin yung mga features na nakasulat dito. Flexible. Ayan, ngayon nakita natin na pwedeng iipit. Adjustable. Pwede daw siya wide screen. Tapos may built-in daw siyang ano, noise reducing mic. Okay, so mababawasan niyo yung mga ingay sa paligid. View of field niya is 60 degrees daw. Okay, so yun. 720p na 30fps. So, pwede na. Kasi ako, basically, ito lang yung ginagamit ko yun sa laptop lang. So, parang another improvement lang to. Parang naman nagsabi, nag-level up na ako sa ginagawa kong business. Okay? So, yun nga. So, tingin mo, ano ang sagot ko dun sa question na yun? Ano yung kailangan mong investan? Tools? Or yung knowledge? Okay? Okay, yung tools, hindi lang pala yun, ano, physical, katulad itong, ano, ha, yung camera. Kundi, ano rin, yung mga software, katulad, for example, yung ginagamit ko, mga autoresponder, yung mga follow-up system, o, di ba, magagamit mo rin yun. So, dapat, ang sagot talaga doon is dapat pareho sila talaga ini-investan.
Yun ang for sure. Pero, kung magsisimula ka pa lang, kung mamimili ka, kung limited lang yung budget mo, kung magsisimula ka pa lang sa kahit sa business mo, ang pinakamare-recommend ko muna is knowledge. Okay, yung knowledge. Kasi, yung knowledge ang magdadala sa'yo ng initial results mo para magkaroon ka ng pang-invest pa sa mga tools mo. And then, yung mga tools na yun, kasama yung knowledge na matutunan mo, pag pinagsama mo na sila, noon ka na magkaroon ng massive results. Okay, ganun. Ganun yung ginawa ko. And isa sa mga knowledge is eto, yung, lalagay ko dito yung picture dito, yan. Yung e-book, ang e-book, nagsimula ako sa pagbabasa ng e-book na ang title is Sponsor More Downlines. Eto, nandito yan. Napakamura lang niya. 995 pesos lang siya. Okay? Doon ako nagsimula. So, yung 995 pesos ko na yun, dahil doon, nagawa ko mag-earn ng multiple six figures sa aking business. Okay? So, imagine that, di ba? Nag-invest lang ako ng 1,000, tapos, nagkaroon ako ng multiple six figures. Provided na, magte-take action ka. Okay? So, hindi lang pwedeng knowledge lang, tapos, wala kang gagawin. Whereas, eto, for example, eto, paano pag ang worth nito is 1,200? So, kunyari, meron akong 1,000 pesos or 1,200 pesos. Anong mas pipiliin mo? Eto? Or yung e-book na knowledge muna? Diba? Yung e-book na Sponsor More Downlines. Kung ako yon, comment nga dyan sa baba kung ano yung bibiliin mo. Kasi kung ako yon, kapag eto ang ininvestan ko muna, tapos wala ko alam kung paano i-market, maganda nga yung magiging itsura ko sa camera or magiging maganda yung resolution ng camera ko, pero hindi ako marunong mag-market or hindi ako marunong mag-sponsor. So, wala rin ako makukuha ng results. Whereas, pag yung 995 na Sponsor More Downlines yung binili ko, yung magkakaroon na ako ng knowledge sa sponsoring and selling, ang mangyayari nun, yung magkakaroon ako ng income mula dun sa pag na-play ko yon, and then, yung income na yun, pwede kong magawa, makapag-invest dito. Okay? So, I hope na intindihan mo yung logic kung bakit mo kailangan mag-invest talaga at the same time, magsimula sa knowledge. So, ganun yung dapat mong maging mindset. Dapat lagi ka nag-invest, and mas malala yung taong hindi nag-invest sa knowledge or tools talaga. Yung umaasa lang talaga na kaya niyang gawin mag-isa nang wala siyang kahit anong training na magbebenta. Ganun yung nangyayari sa ibang mga marketers . Feeling kasi nila madali lang gawin yung business. So, kala nila kaya nilang gawin nang hindi kailangan nagte-training. So, ang nangyayari, in the end, hindi na-frustrate sila dahil hindi sila nagkakaresulta. Nangyayari, nag-quit sila. Okay, ayokong mangyari yun sa'yo. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo. First, invest in knowledge. Then after that, invest in tools. Then grow ka lang, continuously gumagawin yun until na, habang lumalaki yung income mo. Okay? So, thank you for watching this video. And if gusto mo, by the way, kung if gusto mo nang bilhin or i-download yung e-book na Sponsor More Downlines, dito, ito yung eksaktong e-book kung saan ako nagsimula. Huwag mo iisipin yung 1,000 pesos at isipin mo yung babalik sa'yo. Okay? Click mo lang yung link sa description sa baba at mapupunta ka dun sa payment page kung saan pwede mo bilhin yung e-book ng Sponsor More Downlines. Okay? So, click mo lang yung link sa description at i-download mo na and bilhin mo na yung Sponsor More Downlines. I highly recommend that book dahil yung book na yun ang nagbigay sa akin ng clarity kung paano talaga makakapag-prospect, kung paano makakapag-invite, kung paano makakapag-close or kung paano mag-handle ng objections ng mga tao para mas mataas ang chance mo or mas mapadami po yung mga nasusponsoran mo or mapadami mo yung mga customers mo. Nandun yung tamang mindset na kailangan mong gawin para mapadami pa yung mga teammates mo. Okay? So, I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. Click mo lang yung like button if natutunan mo. Mag-comment ka sa baba if may mga questions ka that I'll try my best na sagutin yon. And don't forget na mag-subscribe dito para sa next week
meron ka pa rin free training mula sa akin at ma-update ka. Kasi next week, ang pag-usapan natin is kung paan, how to sponsor even if you have no results. Okay? Kung nagsisimula ka pa lang or matagal ka na, pero no, konti lang talaga yung nagiging results mo. So, kasi madalas sinasabi ng mga tao, kapag napakapag-sponsor lang yung mga uplines, mga top earners, dahil may resulta na sila. Pero kayang-kaya mo. Kasi lahat sila nagsimula naman sa walang resulta eh. Pero kayang-kaya mong gawin yon, makapag-sponsor ka, kahit wala ka pang resulta. And yun yung pag-uusapan natin next week. Don't forget to subscribe in this channel. This is Kim Carlos. See you! Ayan. Mas malino ba? Parang mas zoom tong ano ah. Pagkat sa camera na to. Mas malino ba yun to? At yung ginagamit ko na yung camera. I hope mas malino to. Kunti. Sayang naman yung tool na to. Okay? So, invest in knowledge first before your tools.